Hihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsiyang kasalanan, nalupig ang kamatayan, silayan natin ang pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo, pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ng Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kaloob namin naway mapuspos ng ganap sa Espiritu mong dumadaloy sa aming lahat upang bigyan niya kami ng layunin na kalugod-lugod sa iyo at ng kapasyahan na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanawag at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na do'y may mga Saduceo at Pariseo. Kaya't sinabi niya ng malakas,
Mga kapatid kong Pariseo, anak ng mga Pariseo, dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang tapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainita na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo. Kaya't pinapanawag niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kaniya, lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ikaw, aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat.
naway magkaisa. Kay Kristo at sa Diyos Ama, nang tanay sumampalataya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin. Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pakayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sandibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay ganap na maging isa gaya nating iisa. Ako ay nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa at sa gayon makikilala ng sandibutan na sinugo mo ako at sila ay iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalan na bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sandibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sandibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako naman ay suma kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Sa ating ebanghelyo, ang ipinakakayag ng ating Panginoong Jesus, ibig niya na tayong lahat na sumasampalataya sa Kanya ay nagmamahalan at minamakal nila ang lahat ng tao bilang pagmamahal nila sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, ang diwa ng buhay natin dito sa lupa, nagmamahalan tayo at minamahal natin ang isa't isa at minamahal natin ang lahat ng tao. Magsitayo na po ang lahat. Nananalangin si Jesus sa Ama para sa pagkakaisa. Sa paghihintay ng sa Pentecostes, lumapit tayo sa Ama at inalangin ang tunay na pagkakaisa ng lahat ng Kanyang mga anak. Ang ating tugon, Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng kasapi ng simbahan, naway magkaisa sa puso at isip, kasama ng ating Santo Papa at ng ating mga obispo, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mundo naway sumampalataya kay Kristo, bunga ng nagkakaisang halimbawa ng mga Kristiyano, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang lahat ng bininyagan kay Kristo, naway magkatipon sa isang simbahan, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang bawat mag-anak, naway mabuklod sa isang pananampalataya at pag-ibig, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Ang mga yumao, naway tawagin sa ganap na pakikipagkaisa sa Diyos magpakailanman, manalangin tayo. Ama ng lahat, pag-isahin mo kami. Banal na Ama, sa pamamagitan ng mga panalangin ito, maakay nawa ang lahat ng tao sa pagkakaisa na ibinabahagi mo sa nag-iisang magminamahal mo bago pa man itinatag ang San Sinuko. Kinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang magsalo, aming sanang mga alay, gawin mong totoo, itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo.
Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo ng iyong bayan, nagpupulit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aagin natin ay kalugdan ng Diyos among makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin na kalakip ng aking mga alay upang ang mga ginapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay kandog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang pag-aaking ganap mong kinalugdan. Ito ang nilonggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniakin sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring nagkakandog. Siya pa rin ang tupa na kandog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubukos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lakot na makasalo sa iyong bukay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinigiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, sa aming ginanap na pakikinabang, matutukan nawa namin at mapagsalukan ang iyong aral at dulot na kaligtasan.
upang kami ay pagindapatin na magkamit ng iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangagan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.